Magandang araw mga kabukid. Welcome back to my channel, El Kabukid. Ngayong araw mga kabukid nandito po muli tayo sa Barangay Palestina, bayan po ng San Jose. At meron po tayong bagong content ngayon. Milon naman po, no? Na pagmamayari po ni Sir Roland, no? Kakapanayamin po natin ang may-ari ng milunang ito. Tingin ko po baka 4 na hektarya yata itong lapad na ito. Tignan nyo mga kabukid, itong likuran ko, no? Ay talaga naman. And then ito naman po yung kanilang punla, no? Pahabol pa ito, kuya, no? Ayan. So kahapon nandun tayo sa Bicos ng Rizal para din po doon sa nag-harvest na pakwan ni Sir Isagani de la Cruz, na sobrang tuwa sa nangyari. Napakadami po nito. Kakapanamin natin mga kabukid si Kuya Alvin kung saan siya po ang kasama ni Sir Roland dito sa pag-iintindi ng milunan na ito. So, Sir, gano'n na po kayo katagal na nag-hahalaman? Puro milon lang po ba ang tinatanim niyo, Sir? Apo po, na yung milon po. Hindi kayo nagpapakwan? Di ba may pakwan din ba? Oo nga pala. Hindi ko napansin. Sorry mga kabukid, may pakwan nga pa pala. Okay. Ayan, so late yata ang pakwan nyo, hindi naabot sa Pasko't Bagong Taon. Ako lang po, medyo pakwan po kami ng palusot po, ganun, ang harvest. So ang harvest ito, mga January na siguro, February, ganun. Apo, January. O, January na, no? So pahabol pa rin. So, ngayon, itong mga melon natin, kuya, ano pong variety ito? Pag po yan, sweet melon. Sweet melon, iba ba ito doon sa original nating melon na... Native po. Ayong? Native. No, native, iba yon. Apo, iba na po. Puro hybrid na po yan. So, ito yung kulay dilaw? Apo, may gold. Meron din pong one. Gold at yellow, no? Apo, na lumalabas siya. So, ilang days din po ba ito matagal itong milon? I mean, pagka tinanim mo, ilang days po bago i-harvest? Mga 55 to 60. Para din pakwan. Apo. Para din palang pakwan to. So, balita ko, mas mahirap daw po itong... tao to, intindihin kaysa sa milon, kaysa sa pakwan. Ayoko, medyo kwan po eh, medyo, tamain ng mga sakit. Sabi nila, mas magastos daw ng konti itong milon kaysa sa pakwan. Totoo ba yun? Apo. Oh. Pero yung procedure na ginagamit nyo or ginagawa nyo sa milon at pakwan, magkaiba. So, apo, medyo magkaiba. Lang. Magkaiba ho, ano? Ibig sabihin, may mga dapat tayong ilagay sa pakwan na hindi pwede sa milon. Parang ganun po ba? Apo. Ayun. So, itong pinakita nating punla na ito, kuya, ay gano'ng nakalapad ang lupang pagtatamnan nito? Mga 2 hectares po siguro. At 2 hektarya na ito? Opo. Aba. Tapos yung 2 hektarya na yon, pagkapapalarin at tumama po tayo sa bunga, mga ilang tonelada kaya? Estimate mo naman. Mga konsiguro. Depende rin sa harvest may tonelada po ba? Meron po ah. Aabuti. So sayang uli. Bakit? Ang ganda ho ng presyo ng milon ngayon. Sa totoo lang. Apo. So ito palusot, pahabol nyo na naman ito. So panabay ito halos ng mga February na ito. Apo. Ang tanim. So saan nyo ito itatanim? At nakita ko puro pakwan na ho itong paligid eh. Yung pong bandang mga dulo po niya, wala pa pong tanim po yun. Ay ganon, yung lampas ng... Palay na yan? Hindi po, yung pong mga konto na yan, wala pa pong karim po yun. Ayun. Tapos doon sa banda ron. Tapos yung tinutubig po doon, kila mang... Doon sa kinaparing Freddy. So, mga kabukid, ang nagrekomenda naman po sa akin dito ay si paring Freddy. No? At ito nga po na nasaksihan natin ngayon, ang kalaparan ng kanilang pakwanan, ano? At mayroon silang pahabol na milon. Although talaga, milon po talaga ang kanilang tinatanim. Nagpahabol lang sila o nainganyo yata magtanim ng pakwan. Kaya lang, hindi humabol sa 25, ay 24, tsaka A1 ng 2022. Anyway, thank you kuya. Baka may mga babatiin ka. Ay, shout out nga po pala sa mga ka-planters dyan sa Barangay San Anton, Lumunyos. Ayun, marami nga dyan nagmimilon tsaka pakwan. Tsaka sa Kaputikan ng Talavera, ano po? Napakadami po nagpapakwan. Yun lang, wala na iba. Wala na po. Okay.
Oh, thank you, kuya, sa oras mo, ha? Okay po. Oh. Oh, kuya, magandang tanghali po. Ano pong iyong pangalan, kuya? Leonard Distancio. Si Kuya Jonard. Kuya, baka may mga isa-shoutout ka. Wala. Wala. Mga ka-farmers natin dyan, ha? Oh, shoutout na lang po sa inyo. Ayan. So, kakapanimin ko po si Sir Roland kung saan siya po ang may-ari ng napakalapad Rolando, na Rolando. Si Sir Rolando, no? Sir, magandang hapon po. Oh, magandang hapon din po. Salamat po sa oras na binigyan niyo ako ng pagkakataon na kayo po ay makapanayam ko. Ayan. Sir, sabi ni Paring Freddy, Paring Freddy po yan, mga kabukid, ha? Ayan, ang ating pathfinder. walong ektarya daw po itong inyong taniman na ito. Napakalapad pala nito. So lahat yun, sir, ay pakwan milon ang talim. Apo, sir. Pakwan milon. Bakit, sir, hindi kayo humabol sa gantong season? Ibig sabihin, 24, A1. Sa dami ng nagpatanim, sir, inikon muna na itinaming namin yung panahon para sa susunod. Kami naman yung... sa bagay, alam nyo naman yung ganyang kuan, no? Yung ganyang takbo. Kasi talagang gamay na gamay nyo na yan, eh. Baga, paubos na sila, yung inyo, pipitasin pa lang. So, kumbaga sa merkado, kayo ngayon yung una, wala na yung kanila. Wala na, sir. Ayun, ganun pala ang sikreto, mga kabukid. Kasi sa pakwan, hindi pwedeng banat ka ng banat. Mamaya, yung mga hindi naman, biyasa, kagaya ko po, no? Babanat tayo ng papasok ang tag-ulan, disgrasya tayo dyan. Dahil alam ko, ang pakwan, ayaw niya masyado ng tinutubigan. Ayaw niya nang nabababad sa tubig, ano po? Lalo na yung tinatawag nilang patik-tiki na po, ano? Opo, sir. Yun ang medyo critical sa pakwan. Ewan ko naman po sa milon. Ganon din po, sir, yung... ganon din pala. So wala rin halos pinagkaiba. Mga one week, Alvin. Alvin, 1 week yata yung gap ng pakwan sa milon, no? Mga 1 week. Ayun. Mag-harvest. Mga kabukid, si Kuya Alvin naman po yung planters. Head planters. Head planters ni Kuya Rolando, no? Dito sa 8 hektaryang lupain na ito. Nakikita nyo. Actually, mayroon pa ito doon, kinaparing Freddy. Mamaya, i-cover natin itong kanito. Papataniman bukas. So, ngayon sir, kaya po ako nandito at naisama ni Paring Freddy. Mayroon po akong i-introduce na produkto sa inyo. Pero ito naman po ay walang pilitan. Introduce ko lang po sa inyo, kung nagustuhan nyo naman po, pwede po ninyong gamitin dyan sa inyong pakwan at milon. Dahil sa totoo lang, marami na po tayong na tulungang farmers na palit po natin yung gastos nila sa inputs, sa chemical inputs. Tapos, in-increase po niya yung harvest ng kanilang tanim, no? Lahat po halos nang gumamit ito. At talaga naman, lalong-lalo na po sa palay, sa mais, sa sibuyas, sa sili, no? Napakarami po nating natulungan. Lalo na ngayon si isiso na to, ang sili napakaganda rin po ng presyo. Mahal, oo. Kaya lang, marami rin dinadali ng mga insekto, nadadali ng fungus. So, kumbaga, talagang pahirapan din makalusot. So ngayon, isa po sa produkto ng CHC Agritech, ang nakatulong po sa kanila, no, sa mga farmers nating nagsisili. At sa lahat po ng gumamit, kahit ano pong tanim nila, ay talaga naman pong gumaganda ang nagiging resulta. So, ayun mga kabukid, ipaliliwanan ko muna sa kanila, Sir Roland, ha, itong ating produktong CHC Agri. Huwag kang mag-alala. Baka maubos eh, kaya napindot eh. Ayan. Ayan mga kabukid, dala-dala ko na po itong ating produktong CHC Agritech. Ipaliliwanag po natin kina Sir Roland, ano po? Sir Rolando, I'm sorry. At kay Kuya Alvin. Ayan. Sa head planters po ni Kuya, ay ni Sir Rolando. Ayun po, no, mga kabukid. Update ko po kayo sa aming mapag-uusapan. Okay. Yun. Ayun, mga kabukid, ano? Na ipaliwanag na naman po natin ang maganda, ang kagandahan at benepisyo po ng ating CHC product dito kay Sir Rolando at saka kay Boss Alvin, ano, yung kanilang head planters.
bibigyan ho natin ito ng part 2 kagaya po ng ginagawa ko sa mga ibang kliyente ko. So far, ito pa lang po yung maibibigay kong dokumentaryo sa inyo dito sa napakalapad pong Pakwalan at Milunan, ano po, dito sa Palestina. 8 ektarya po pala ito, mga kabukid. So hanggang dito na lang po ko tatapusin itong segment ko ng araw na ito, mga kabukid. Sa mga gusto rin pong sumubok ng aming CHC product, pwede po kayong tumawag dyan sa number na makikita nyo sa inyong screen. Pwede nyo rin pong bisitahin yung aming Facebook page na CHC Agritech Organic Japan Technology, yung aming pong website na www.elkabukid.com, yung aming mga Shopee Store at Lazada. Ayan po, makikita nyo dyan. At maraming salamat po kina Boss Rolando, kay Boss Alvin, sa pagbigay ko sa kanila or sa pagtanggap nila sa akin, no, na maibigay ko sa kanila ang kagandahan at ng ating CHC product. Ayun, maraming salamat sa inyong dalawa, mga boss, mga sir, ano. At syempre, patuloy ko rin pong ipinopromote yung ating franchisee dyan sa Rizal, no, Barangay Bicos. Sir Isagani, shoutout pong muli, no. Along si Chupantok, Barangay Maligaya, dyan po sa kanilang kunuhan, no, sa kanilang kamalig. Kung kayo po ay gustong maka-avail ng produkto nating CHC Agritech, hanapin nyo lang po si Sir Isagani. Meron pong tarpaulin sila dyan sa kanilang kunuhan. Ayan, maraming thank you po. At shoutout din po kay Ma'am Marlene Briones, na nag-iintindi naman po ng ating hub dyan po sa Natividad, Nueva Ecija pa rin po. Kung kayo po yung malapit dyan sa Barangay Talabutab Norte, hanapin nyo lang po si Ma'am Marlene Briones. Ito po yung kanilang contact number. Okay, maraming salamat po. At syempre, saludo na naman po ako sa aking mga subscriber na patuloy na nag-aabang ng aking mga bagong videos na ina-upload. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, doon sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe na rin po kayo, El Kabukid. Like and share na rin, mga kabukid. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi. And God bless.